Isang pamilya ang kumakain sa isang mesa. Si Don at ang kanyang asawang si Reni ay may dalawang anak sina Emmy at Sarah. Si Sarah ay isang suwail na anak at lumabas ito upang sumama sa kanyang nobyo na nakamotorsiklo. Ang pangalan nito ay Chris at tumutugtog din ito ng gitara. Habang kinakantahan niya si Sarah ng isang kanta, sinabihan niya ito na mahal niya ang babae. Pag-uwi ni Sarah kinaumagahan, naasar si Don at sinigawan niya ang kanyang anak. Ang sabi niya habang nakatira siya sa kanyang bahay, susundin niya ang kanyang mga patakaran. Nagplano si Sarah kasama sina Amy at ng kanyang ina at sinabi niya sa dalawa, aalis siya ng mag-isa kapag siya ay naging 18. Narinig ni Don ang pag-uusap ng mag-iina at nagpa siya agad itong linisin ang kanyang bomb shelter sa basement. Plano niyang ikulong ang kanyang anak sa loob nito para hindi ito makaalis sa kanilang lugar at iwanan siya. Habang si Reni ay lumabas upang mamili, isinagawa naman agad ang plano ng kanyang ama. Hiniling ni Don kay Sarah na tulungan siyang buhatin ang isang box na puno ng mga gamit at ilipat ito sa basement. At sumunod naman agad si Sarah sa utos ng kanyang ama. Pagpasok pa lamang nila sa basement ay nagtaka ito dahil hindi nila alam na may basement pala sa loob ng bahay. Pagkatapos ay dali-dali na itong lumabas at iniwan siya sa loob ng basement at ikinulong siya nito at nilagyan ng soundproof ang silid. Siya ay literal na nakulong sa isang bomb shelter at walang paraan. Puno pala ng damit ang dala nitong bin. Ang buhay ni Sarah sa basement ay parang hayop na nakakulong. Gumagamit si Sarah ng mga kaldero para doon umihi at sinasamantala ang bawat pagkakataon para sumigaw at humingi ng tulong at lumaban para mapalaya. Sinabi sa kanya ni Don na pinarurusahan niya ito dahil sa kanyang pag-uugali. Tapos ginahasa niya ang sarili niyang anak, iniaalala at iniisip naman ng kanyang ina na si Erin na baka tumakas ang kanyang anak at tumawag ito ng pulis. Habang nakikipag-usap sina Don at Reni sa pulis, sinabi ng ina na nag-iisip si Sarah na umalis at takasan ang kalupitan ng kanyang ama, siguro ginawa niya ito ng mas maaga at wala na silang magagawa dahil siya ay nasa edad na para magdesisyon sa sarili. Pagsapit ng 5 araw na pagkabilanggo, si Sarah ay binugbog. Humagulgol ito, iniisip niya lamang si Chris dahil ito na lamang ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang makalaya ang kanyang sarili sa trauma na kanyang nararanasan. Nagpunta si Chris upang tanungin si Don tungkol sa kung nasaan si Sarah. Nagsinungaling si Don at sinabing tumakas siya kasama ang isa pang lalaking nagngangalang Stevie. Bumaba si Don, pinilit si Sarah na magsuot ng pulang damit, binigyan siya ng cake sa karawan at tinanong siya kung ano ang gusto niya. Gusto raw niyang palayain kung saan sinabi niya na masyado pang maaga. Pagkatapos ay humingi siya ng TV kung saan sinabi niyang kailangan niyang kumita. Pagkatapos ay humingi siya ng orasan. Pumayag naman siya at hiniling na lumapit sa kanya. Sa susunod na pagbaba niya, handa na siya at aatakehin siya gamit ang pansamantalang sandata. Isang corned beef can lead attached to some wood. Ngunit madali na iwasan ng lalaki ang pag-atake at binugbog siya at ginahasa ng paulit-ulit at nabuntis si Sarah sa anak ng tatay niya. Naipanganak niya ang kanyang sanggol ng walang tulong medikal at nailuwal niya ang isang batang babae. Gumamit siya ng nursing book at doon pag-aralan kung paano maghanda at mag-alaga ng isang sanggol. At pinangalanan niya ang sanggol na Marie. Makalipas ang 4 na taon, pinalaki ni Sarah ang kanyang anak at muli rin itong nagdalang tao. Lahat sila ay nakakulong sa basement ng magkakasama. Tila kumalma si Sarah, ayaw na niyang makipagtalo pa sa kanyang ama at iniisip din niya ang kapakanan ng kanyang mga anak. Nakipag-usap siya kay Don, nag-aalok pa nga siya ng tsa kapag bumisita ito sa basement. Si Don ay nakakuha ng promosyon at sinabi na magkakaroon siya ng bagong opisina. Binigyan din sila ng ilang pangunahing pangangailangan tulad ng mesa, aparador, kutson at iba pang gamit na kailangan. Tinanong siya ni Sarah kung maaari niyang ilabas ang mga ito, ngunit galit ang kanyang sinagot. Kalaunan ay binigyan din sila ng TV bilang isang regalo sa mga bata sa Pasko. Sa 7 taon na pagkakabilanggo ay nagsilang na naman si Sarah ng isang anak na lalaki, pinangalan ng Michael, at lahat sila ay nakatira sa basement. Ang anak na panganay na si Marie ay may sakit at nagbibigay si Don ng ilang mga tabletas. Ngunit sinabi ni Sarah na hindi ito para sa pambata at hindi alam kung ano ang magiging doses nito. Hinihiling niya na kailangan ni Marie na mapatingnan sa doktor, ngunit umalis si Don, hinahanap pa rin ni Chris si Sarah
at ibinahagi kay Emmy ang mga kasinungalingang narinig niya kay Don tungkol sa pagtakas ni Sarah kay Stevie. Inamin ni Emmy na naging abusado ang kanyang ama sa kanyang ina at sa tingin niya ay may kinalaman si Don sa pagkawala ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay hinarap niya si Don at inakusahan siya ng isang bagay. Gusto ni Rini na pumunta sa isang pribadong imbestigador na ikinagalit ni Don. Nagtalo sila at naiwan ni Don ang mga susi ng basement at nakita ito ni Emmy at kinuha ang mga susi. Sumilip ito sa basement pero hindi ito nakapasok dahil biglang dumating si Don at nahuli siya at natakot sa inasal ng ama. Isang galit na galit at agresibong Don ang nakita sa kanyang mukha. Sa ikatlong pagkakataon si Sarah ay nanganak ng sanggol pinangalan ng Thomas, isang batang lalaki, at kinumbinsi niya si Don na ibigay ang bata sa kanyang ina at iwan ang sanggol sa pintuan na may kasamang sulat mula sa kanya na humihiling na alagaan ang kanyang bagong silang na sanggol. Iniwan ni Don ang sanggol sa pinto para makita ito ni Rini. Natagpuan ni Rin ang sanggol at dali-dali niya itong kinuha at binasa ang maliit na note na iniwan ni Sarah. At may isang maliit na papel, inipit niya ito at may nakasulat na humihiling sa kanyang ina na tumawag ng pulis dahil siya ay nakulong sa basement. Ngunit hindi ito nakarating sa kanyang ina dahil si Don ang unang nakakita at nabasa niya ito at galit na pinuntahan si Sarah sa basement at sinaktan niya ang babae. Sa 14 na taon ng pagkakakulong, ang mga batang sina Marie at Michael ay lumalaki na mayroon silang pagkabalisa sa sarili epekto mula sa pagkakulong sa isang basement ng ilang taon sa buong buhay nila. Hindi nila maintindihan kung gaano talaga kalala ang sitwasyon nila. 17 taon na nila sa basement ay may napansin silang may tumagas na likido sa kisam at laking tuwa niya nang makita ito dahil naisip niya na ito na ang pagkakataon na makalabas sa basement at nagsimulang na nga siyang maghukay ng kanilang daan palabas gamit ang isang kutsara. Samantala, may ilang bonding time naman si Rini kasama ang apo na si Thomas. Sa parehong oras na yon sa basement, nagsimulang tumulo ang patak ng ulan mula sa kisame. Umakyat si Sarah at natuklasang malambot ang simento. Gamit ang kutsara, naghukay siya ng daan papunta sa taas kung saan niya pinailaw ang flashlight para humingi ng tulong. Napansin ito ng isang kapitbahay at sinabi kay Don sa halip na kanya itong suriin. Dahil dito, binugbog muli ni Don ang buntis na si Sarah. Ang kanyang pananakit ay naging sanhi ng pagkalaglag ng dinadalang sanggol. Namatay ang bata at inilibing ito ni Don sa bakuran ng bahay. 18 taon sa pagkakabihag, pinaalala ni Don kay Sarah ang tungkol sa isa pa niyang anak na nakatira sa itaas, nagngangalang Thomas. Ginagamit niya si Thomas para ibaling ang galit ni na Marie at Michael laban sa kanilang ina. Hinihiling nila na palabasin sila at hindi ito matanggap ni Sarah. Nataranta siya at bumagsak sa sahig, umiiyak. Iniisip niya ang boyfriend niyang si Christopher at ang pagmamahal na ipinakita nito sa kanya noong sila ay magkasama pa. Sinabi ni Sarah sa kanyang mga anak ang katotohanan tungkol kay Don. Ang mga bata ay naiintindihan na at naluluha. Si Marie ay asthmatic at nahihirapang huminga dahil sa limitadong supply ng hangin sa basement. 19 taon na pagtira sa basement. Bumaba si Don sa basement at nakipagtalo kay Sarah tungkol sa pagrasyon ng pagkain. Siya ay patuloy na nakikipag-away sa kanyang asawa, tinanggal ito mula sa kanyang trabaho, at ang kanyang bahay ay nasa foreclosure. Pagod na siya sa pag-aalaga kay Sarah at sa mga bata, at nagpa siya itong magbuhos ng carbon monoxide sa basement, sa pamamagitan ng pagpapanatiling umaandar ang makina sa sasakyan na may hose habang natutulog sila. Nahuli ni Thomas si Don sa garahe at nagtataka kung ano ang ginagawa ng kanyang lolo. Biglang nagbago ang isip ni Don at hindi na tinuloy ang kanyang masamang binabalak sa mag-ina. Tulog pa. Si Marie ay may problema sa paghinga dahil sa kanyang karamdaman at may mga pag-atake ng kanyang hika na napakalubha na kailangan niya ng atensyong medical. Nakiusap si Sarah kay Don na dalhin sila sa ospital at tinawag pa niya itong tatay at napapayag naman niya ito. Sekretong nailabas ng basement si Marie kasama si Sarah. Agad naman itong dinala sila sa ER. Isang nag-aalalang doktor at nagtanong tungkol sa medical record ni Marie. Habang hinihintay nila ang resulta sa kalagayan ni Marie, humingi ng permiso si Sarah na pupunta muna sa banyo at tumanggi si Don, kaya nag-isip siya ng ibang paraan upang siya ay makahingi ng tulong. Habang si Don ay kumukuha ng bagong form dahil sinadya niya basain ang papel.
Dali-dali itong tumakbo papunta sa nurse at doktor na naroon. Humingi agad siya ng tulong at sinabi ni Sarah sa doktor ang lahat ng mga nangyari. Si Don ay agad na naaresto at sinetensyahan na panghabang buhay na pagkakabilanggo. Si Rini naman ay natakot nang malaman ang katotohanan tungkol sa nangyari sa kanyang anak sa kamay ng kanyang asawa sa sarili pa nitong tahanan. Lahat ng pamilya ay magkakasamang nagdiwang at nagsaya. Dumating si Chris sakay ng motorsiklo at dinala si Sarah para sa isang piknik. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa kanilang pagpapakasal at mga plano para sa hinaharap at humingi ng paumanhin si Chris dahil hindi niya sinubukang hanapin si Sarah. Saka sila sumakay.